Good day mga kapogs and welcome back sa Marco Pog TV. So, ang topic natin for today is paano ba magkaroon ng reseller. So, yung iba ang problema, yung paano makahanap ng mga reseller. So, ito, tuturo ko sa inyo isang tip, no? Para magkaroon kayo ng mga reseller. So, madali lang guys na magkaroon ng mga reseller na. So, basta meron kang produkto na ipapa-resell, okay? So, bigyan ko kayo ng example kasi ito ginagawa ko na. Matagal ko na itong ginagawa. Hindi problema sa akin ang maghanap ng mga reseller, no? Bakit? So, ang isang strategy dyan, no? Ang isang strategy para magkaroon ka ng reseller is yung concept ng consignment. Yan. So, yun mga kapogs. Consignment. Mabilis ka makakahanap ng mga reseller. Mas mabilis ka makakapagparami ng mga reseller. So, yun. So, gagamitan mo lang siya ng consignment. Consignment. So, para sa mga hindi nakakalam, ano ba yung consignment? Maraming ganito sa mga tindahan. Maraming mga kumpanya. No? Yung malalaki na. Na gumagawa ng gantong concept o strategy para magkaroon sila ng benta, magkaroon sila ng maraming reseller, no? For example, halimbawa, bigyan ko kayo ng example, ha? Ito kahit anong produkto, pwede nyo i-consignment. Nakikita ko nga sa iba ang ginagamit nila, mga damit, mga ganyan, mga pagkain. So, sa akin kasi, kadalasan sa akin, pagkain. So, may video din ako neto sa ibaba na ginawa ko yung consignment. So, yung dati kong business na ice candy. Yan. So, marami akong reseller before. So, napatigil lang kasi, syempre, nag-pandemic tayo. Tapos, nawala pa yung ibang reseller natin, yung mga school. So, eto guys, no. Bigyan ko lang kayo ng konting example. Halimbawa na lang is etong banana chips. So, yan. Gagawa ako ng madaming banana chips. Okay? Then, halimbawa, nakagawa ako ng 1,000 pieces na ito. 1,000 pieces. So, halimbawa, bibenta ko siya ng bibenta ko siya ng 20 pesos. Tapos ipapasok ko siya sa tindahan ba? Ipapasok ko siya sa tindahan ng mga 20 pesos kunwari. Okay? Tapos yung ang bentahan naman ito pagdating sa kanila is 25. So merong 5 pesos yung reseller mo. So yun. So ang gagawin mo lang is lalapit ka sa tindahan o yung target mo na bagsakan o yung target mo na reseller. So, iaalok mo ngayon yung concept ng consignment. Paano ba siya inaalok? For example, halimbawa, lumapit ako sa isang tindahan. Ate, ganun. Ate, tita, ganun. O, kuya. Pwede po ba akong magbagsak sa inyo ng banana chips? Mga ganun. So, pwede po ba akong magbagsak sa inyo ng banana chips? So, wala naman po kayong babayaran. Babalikan ko na lang po siya after 1 week. Mga ganun, pwede yan. 1 week or 2 weeks. Depende sa yan. So, halimbawa, babalikan ko na lang po siya ng 1 week. Then, halimbawa po, hindi na ubos. No? Yung natira pong choco chips, halimbawa, binagsakan ko po kayo ng 10. Yung natirang banana chips, ibabalik nyo po sa akin. So, wala po kayong ilalabas na kahit piso na puhunan dito. So, meron po kayong commission na 5 pesos every pieces na mabibenta nyo. So, ayun yun. Ganun yung kalakas mga kapogs. So, consignment ang tawag dun. So, magbibigay ka ng produkto, then magbibigay ka ngayon ng palugit, no? Halimbawa, 1 week, 2 weeks. Then, babalikan mo siya. Halimbawa, sa 10 ibinagsak mo, may natirang 2. Kukunin mo si 2 na natira. Then, papalitan mo siya ng
panibagong sampu. So ganun siya ka ano ka ganda yung concept ng consignment. So wala ka talagang dugi doon. So depende din niya sa product mo. Kasi meron kasing mga product na madali masira, meron din mga hindi. Tulad halimbawa ng mani, di ba? Naka 1 week na siya, may natira ka, kasi naranasan ko na din magmani. Naka 1 week na siya, okay pa din yung mani, no? So, hindi pa din siya sira. So, depende na lang din siya sa babagsakan mo kung yung natira is babayaran nila or hindi. Or kukunin mo siya, papalitan mo siyang bago. So, sa mani naman, so, pwede mo naman siyang recycle, lutuin mo ulit. No, or kahit hindi na, tapos ilipat mo sa ibang ano yung alam mong malalakas mo na kumunso mo ng produkto mo, dun mo ilalagay yung mga tira mo. No? So, yun, yung sa madadali lang, matatagal masira yun ha. Tulad nung isa nag-consignment na kaibigan natin, si Parang Gray, ang business niya dati is puto. So, tuwing umaga, binabagsak niya sa mga kainan. No, syempre ang puto madaling masira. So, pagdating kinabukasan, yung mga tira, explain niya sa akin, yung mga tira niya na mga puto, tinatapon niya. So, yun, medyo may lugi siya doon. Pero, hindi naman totally nalulugi kasi madami din naman bumibili ng mga kakanina tulad ng puto yun. So, yun, ganun din yung ginawa ko. Halimbawa, ikaw ay isang mag-scandy. I-alok mo si S-Candy mo doon sa tindahan consignment. So, pag umaga, dalhan mo. Pag hapon, kunin mo. Yung natira, kunin mo, lagay mo sa rep. Kinabukasan, pwede pa ulit yun. So, yun, sa S-Candy, wala kang lugi. Alugi mo lang doon pagka may nabubutas. So, yun, ganun lang siya kasimple. So, ganun lang ako magpadami ng reseller. No, alok ka sa tindahan, alok mo yung concept, alok mo yung product mo. Explain mo lahat yung magkano yung magiging commission niya. Ito yung bentahan natin, commission mo ganito. So, tuwing gantong araw, kukunin ko siya, wala po kayong babayaran. Kasi isa po mapasok sa utak ng tao, pagka ako ganito bungad ko talaga, pambungad ko sa isang tao. No? Ate, pwede ba kitang alokin ng product ko na ganito? Tapos susundan ko agad, huwag po kayong mag-alala, wala po kayong babayaran kahit piso. Wala po kayong ilalabas na kahit piso, wala po kayong pungan. So yun ang isang malaking factor na tanggapin nila yung product mo. Kasi wala naman masama, di ba? Ibabagsak mo lang, tapos wala naman silang babayaran sa'yo kahit piso. Di ba? Pag may natira, may nasira, kukunin mo. So ganon. So, mabilis pa kapag parami ng reseller pag ano. Totoo lang. Honestly. So, yun. At yun po yung ating pinaka mabilis at best way na magkaroon ng mga reseller. No? At sana ay nakatulong sa inyo guys. Itong shinare ko sa inyo. So, ito ginagawa ko talaga to. Basta mayroong ang produkto, kahit anong product mo. Halimbawa, gumawa ka ng shake business, no? Nakalagay siya sa... pwedeng nasa cooler, pwedeng may pampuunan ka naman, may provide ka ng mga equipments, ibagsak mo, bigyan mo ng commission yung isang tao, paramihin mo. So yun, ang kagandahan kasi, guys, ito ah, share ko lang ah. Kagandahan kasi pag marami kang reseller, no? Halimbawa, meron ka 10 reseller. Tapos sa bawat isang reseller, kumikita ka ng, sa maliit na usapan lang muna tayo, 100 pesos. Kumikita ka sa isang reseller mo ng 100 pesos sa isang araw. So meron ka 10. Isang araw, meron kang kitang 1,000 pesos. Tama? So halimbawa, mahina yung 2 mong reseller. Yung 8 mo, sila yung bumenta. O naubos. So, kumita ka pa rin ng 800. Kung hindi na masama, di ba? So, ayun yung kagandahan. Pag mahina si isa, bumabawi ka dun sa iba. So, ganun yung concept. Tingnan mo yung ano.
Tingnan nyo guys yung ano yung Jollibee. Ilan ba ang Jollibee dito sa atin, 'di ba? Napakadami. So, ilan ba yung SM dito sa Pilipinas? Napakadami. Ilan ba yung ang tawag din yung burger? Frank Burger 'yon. Tapos isa Big Mac 'yan. Yung mga burgera na 'yan, ilan 'yan? Napakadami, 'di ba? Bawat kanto makakakita ka ng ganyan. So, alam mo ba yung ginagamit nila? Yung ginagamit nila is law of leverage. So, ano ba yung law of leverage? Law of leverage, yan yung pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng ibang tao. No? So, nag-hire sila ng ibang tao. So, parang ganun din yung ginagawa mo sa consignment o sa mga pagkakaroon ng reseller. So, ginagamit mo yung multiplication ng sarili mo, pinaparami mo para alam mo yun, yung may kita ka sa bawat isa sa kanila. No, hindi yung ikaw lang. So, ayun yung concept, no? Law of leverage, tsaka consignment, reseller yan, pagpaparami ng reseller. So, yung sa pagdating sa law of leverage, meron akong video dyan. Naka-separate yan. So, yun. Ayun, yun lang po guys, no? Sana nakatulong. At sana magkaroon kayo ng maraming reseller. So, ganun lang siya kadali. Subukan nyo guys.